Karambola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maghusak pero pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impian, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Papanood at mapapakinggan kami via our website www.dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app sa iOS at Android phones. Live din po kami sa DWIZ882 Facebook page at sa aming YouTube channel. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, at join our comment section, which is really wild and saya-saya. At plus, it's a Monday. Wild. I'm sure. I'm sure maraming nakaantabay. Live din po kami sa aming para doon sa mga nakikinig sa amin sa radyo. Mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. Maaari po kayo magpadala ng komento dito. Mapapanood kami sa aming digital free TV channel, which is ALEO 23. Sa Sky Cable, it's channel 72, Signal channel 24, TV Plus channel 27, and GMA Afford the Box channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang ALEO 23. Magandang umaga. Good morning. Morning. Parang luminaw yata yung ating ang monitor. Sa akin lang, sa inyo malabo. Okay. We're looking out the window. Good morning. Good morning. Maganda umaga. Good morning. October is Museums Month. Uy. And National Indigenous Peoples Month. Ba yan? October. Two. Okay. Wow. So, bilis, na umaga. Aside from Halloween, of course. Marami pa rin bagyo. October na. Good. Tatlo. Ang darating ngayong buwan na to, tatlo. Abangan natin. Meanwhile. Kwento ko lang, Saturday was the Ritmo and Romanza concert. It was really advertised naman po. And umuwi po si Miss Winnie Arrieta, Rowena Arrieta, one of our foremost concert pianists. And katambal niya, since it was a duo piano concert. Two pianos, ang hirap kaya nun. Mahirap yan. Kasi grabe yung synchronization na required. At ang magkasama sila ni Raul Sunico. They played, ang ganda ng repertoire nila. Hindi ko alam kung magiging available. Saan ginawa yan? Metropolitan Theater. Sa Metropolitan Theater. Saturday. Bakit hindi ko alam yan? Bakit gano'n? Yung anak ko kasi sa composition major. In-invite nila ng mga prof nila. So, it turns out, kilala ko yung prof. So, syempre, pagdating ko doon, marami pa rin tayong kilala. Of course, it was attended by national artist Ramon Santos, who is a national artist for music. Miss Irene Araneta was there. Okay. The chairman of the NCCA, Ino Manalo, was also present. So, but ang maganda niyan is, nag-present ng mga little-known pieces from the late 19th century hanggang contemporaries. Heritage. No, just two pianos. Just the two of them. Wow. Yeah, ang ganda ng sound. Yamahirap. Ang galing na. So, ibig sabihin yung metropolitan talaga. Napakagandang manood dyan. Tawag nito, rehabilitate na gusto. Restored. Reconstructed. Hindi ba the other week kinikwento ko? Pero kasi yung acoustic engineering na yun. Dahil nag-play sila yung musical pa yung Ramahari. Now, ito naman, concert. The best acoustics were the Film Life Theater na wala na po yata. Giniba na yun sa UN. Wala na yun, Dati yung mga Broadway musicals ginagawa dyan. Sabi ni Prof. Jun De Leon that was one of the best acoustically sounding. Ano yan? May engineering yan. Sound engineering na ginagamit. And it depends kasi daw pala sa lupa.
As well as also no, and the design. The design and the kind of wood that's being used. Yeah. So tsaka po yung mga walls, ibang mga kailangan niyan, hindi pantay yung wall eh. May talbog eh. Kaya kasi ang sound wave po hindi naman diretso. So kailangan ang wall sumusunod do. Kaya yung mga ceiling nakikita niyo pa alon-alon ganun. Mali pala yung music room ko sa bahay ko sa anak ko nagkakaraoke. Kailangan mag-research ka sa sound. So nilagyan ko lang ng mga speaker akala ko kantahin. Hindi pwede, hindi pwede. Bagay, maganda naman boses mo. Okay na yun. Galit na galit na yung mga kapitbahay. Maano pa, tumatagos daw. Okay. Kailangan soundproofing. Okay. So, naka-gold na ako. Teka, singit ko lang yung significance ng concert. Okay, yeah. Bakit may significance? Ano significance? Oo, kasi one, it's the first na, kasi heritage to eh. So, sinasama para ma-familiarize tayo with the other, ano, with the other Filipino composers. And of course, our Filipino artists. Ang maganda niyan, towards the end, before they did their encore, nagsalita si ano, si Miss Winnie with Miss Arietta and said na nagpapasalamat siya, not just of course for the sponsors and the audience, pero nabigyan siya ng pagkakataon mag-thank you. Yun sa, not just to the people who have support, to who were in the audience, but to her, to this person who made it possible for her to study in Russia. Sa Moscow Tchaikovsky Conservatory kasi nag-aral si... Yeah. Tchaikovsky. It's one of the premier conservatories in the world na nakapag-aral si Miss Arietta. And of course, si Raul also studied in the Juilliard School. Sa New York. And both of them were scholars of Mrs. Marcos, Mrs. Imelda Marcos, who was in the audience that day. Talaga? Yeah. Okay. Kasi sa, naiyak si Miss Arietta kasi she was saying na in the course of every day, nakakalimutan natin to say thank you to those who have profoundly affected our lives. So, sinabi niya, thank you kay, kay Miss... Marami nakakalimut na si dating First Lady Imelda Marcos was such a mover, shaker of the arts, culture. Noong 70s. At sana nga maibalik yan because I really believe, I mean, kayo rin, I'm sure, that there, culture is the soul of the nation. That are here because of her. The CCP, of course, the most obvious and the Folk Arts Center, the Manila Film Center. But hindi lang siya buildings eh. Kasi yung Makiling School for the Arts, that entire program has trained so many of our artists. Tapos may namsiya pa, yung National Music Youth Competition in the Arts, na hanggang ngayon ay pinupondohan pa rin at nag-produce ng mga outstanding concert pianists natin and composers and other artists. So, like Cecil Lica, Miss Winnie, and Raul were all graduates, were all involved in NAMSIA. They all participated in that at one point. So, parang dahil Heritage Month po ngayon, binibigyan natin paalala na bahagi din ng ating kultura ay yung mga patrons. Kasi 'di ba dati ang patrons yung hari, yung royal and all that. So diba sa ating kasi sila Mozart eh, kailangan medyo nakaano sila talaga sa hari noon. Iba yung patron eh. Iba yung patron dun sa simpleng consumer. So kung kunwari, bumibili ka ng paintings, ma-attend ka ng concert, mahalaga ka. Pero iba yung mga tao din who make it possible for the art to be produced. Oh. Quick elephant in the room question. I mean, hindi naman negative to or something. May tax breaks ang mga patron sa arts, siyempre. Whether it's painting, visual, wala. Hindi. Yung mga nagdo-donate to the National Museum, they get tax breaks. Meron ganun. Ayon ko kung totoo pa rin kasi it's always very controversial. Actually, yung arts ngayon, ginagamit ng tax shield. Yeah, hindi, paano kung mahilig ka talaga? Hitting two birds with one stone. Pwede ka mag, tsaka ginagawa yan? Money laundering. Yun. Ayan na nga ba, kasi sinasabi ko, negatibo pa na ngayon. Money laundering yung akin para may impetus ang art. Aba, the reality of it is may negative Ganun. Hindi naman na inimbento yun It's a reality na talagang ginagamit ngayon niya. So it is at malala. Malala, they're saying it's getting worse. No, a few years ago, nag-assist ako sa NBI on one, madalas mangyari. Okay. On one of their cases involving a murder.
Ito sa murder. But they needed to find out kung ano yung assets. Kasi ang claim nung isa, dinaya sila nung isa. And as a result, were, how do you call this, penniless. Or grossly disadvantaged. So part of the investigation included yung pag-inspect, pag-investigate ng assets. Mm-hmm. Pero wala silang mapuntahan ng mga pwedeng magsabi how much this costs, how much that costs, or ano yung area na ganon. Plus, walang mga investigators tayo on these kinds of crimes. Mm. So, mga white collar. Yung ganyan. Particularly sa art. Meron sa naman art forgery. Meron naman, pero iilan lang. Siguro, iilan? Meron. Meron, pero iilan lang. Yung mga appraisal. The MO now is spreading among the rich. Kasi nga, mas madali magtago ng assets. Hindi, gaya dati, ang tagoan ng assets dyan, ilalagay mo sa pangalan ng anak, kapitbahay, katulong, whatever yung lupa ninyo. Pero lupa pa rin yan, matitrace pa rin yan. Madali yan matrace. Ang sasakyan, kahit nasa pangalan ng iba, saka nagdi-depreciate ang sasakyan. Correct. Ang art, hindi. Artwork. Well, ang akin naman, the way I look at it, okay, sige. Meron nga maaring negatibo dyan na hindi maganda. But at the end of the day, pagka na-sponsor naman ito mga artists natin, whether visual, whether music, at especially mga bagong umuusbong, may contemporary artists tayo mga nandyan. I think it's good na rin, di ba? I mean, of course, there's no denying there's good and bad in anything, di ba? There's nobody exactly. Walang ano dyan, there's good in what's happening in the art scene. But there's also bad. Yes. We have to look at both of this. It needs time to start taking the situation. Kailangan humanap tayo ng solusyon dun sa mga masama nangyayari. Yung mga mabuti, di-encourage natin. Okay. Marami nagkukulik ho ng maraming artist ngayon na maganda ang kanilang prospect. Dahil maraming tao nag-appreciate na nag-appreciate ng art. Totoo yan. Ganyan. Ang masakit yan, ginagamit yung trend na yan para sa kalokohan. Yun ang hindi maganda ro. In fact, ang example niya ng paggamit ng art as or even cultural property as yung gano'ng pangtago. Passion. Is naalala niya yun. Yung passion yung ginawa. 9-11. Yung alam niya, nirecast naman daw yung gold. Ay, ganun. Oh, my gosh. Yun. Galing sa patay. Oh, my God. Yeah. That po naman is in bad taste. Tapos, dinwila nila ng holes. Tapos, ginawang parang leaves. Hindi yung mga takip. Oo, sa mata. Hindi na nila naisip na para pala sa ano yun, sa patay yun. Sa patay yun. That's one. Hindi, 9-11, kaya hindi na detect yung mga financiers nung yung mga piloto na who itinago rammed, sa art Persian rugs. Carpets. And so they sell for in the thousands up to hundreds of thousands if you have an antique rug. So hindi nila nakita yon, pero transporting internationally madali yon, rare coins. Okay. Mahina, isama mo lang sa bulsa mo, sa pocket mo, exchange. Nobody will see it. I see. So, well, it's time that we meron ba tayong programa sa development ng arts and meron ba na discover nung this weekend impetus na maibibigay ngayon sa art because of meron ba nga when you gather a lot of people like that, ng mga high powered, high octane people. The NCCA has a lot of experts. Okay. Tapos meron ding may programa ba sila mga experts? Wala for crime. Yan. Wala na ako Yan ang delikado. Wala. Well, anyway, but the development of art and culture. Of culture and the arts. And development niyan. Meron ba tayo? Ako, I don't see any. Well, kaya na tinatanong ko si Atty. Dapat kasi, hindi yan. Pag-usapan habang kagaya ng sports, dapat school-based din yan. Dapat galing din sa grassroots. Kasi yung mga talent po, hindi naman basta-basta uusbong lang yan eh. Makikita mo yan sa kabataan pa lang and you have to nurture it. That's always been the case throughout history. Huwag mong kikitilin ang kanyang hilig. Bula pa doon. So, saan natin makikita yung mga yan? Through the schools. Tama.
Kaya nga dati yan, DEX yan. Department of Education. I don't agree na ibalik yung culture and sports. No, but kasi it's an entire, it's management, it's administration. I'm not saying that. But whether or not there's got to be a way ma-link up yung development ng culture and the arts with the school system. Mm-hmm. Well, I agree. Whether kung DEX, hindi naman DEX. Hindi ko sinasabi DEX. But we have to tayo wala si Boss Jonat. Kasi meron namang provision dun sa charter ng NCCA na the DepEd sits in its board and is a coordinating. Naku, Diyos ko. Teka, intensified ba yung intensified coordination? Intensive, nanginginig pa. I see. Okay. So, kailangan po at inaasikaso yan at pinag-iisipan yan at binibigyan ng pera. Oo. May pera naman. Dapat. Alam nyo, ang magandang example dito, ang model na kailangan na pwede natin sundin, ang Korea. Yun. Ang Korea ho, every year, malaking budget ang nilalagay nila sa culture and the arts. Correct. Kaya natin nakikita ngayon ang mga Korean soap, Korean telenovela, K-pop, K-pop na export. Nag-concert sa Philippine Arena nung isang... Ano ho yan? Consciously, they develop. Yeah. Yan at pinlansya nila. Well, dati na sila may culture eh. Yes. Kailangan lang i-package mo yan ng mga husay eh. A piece of good news here is meron dito sa pahayagan si new CCP President Nikki Hunya, she's targeting talaga na to train holistically mga bata and also try to copy. Well, holistically, copy. Oh, holistically. Yung ano, especially yung sa ginagawa sa Korea. Kasi tingin niya mas maraming creative na young people dito sa atin ang tingin niya. Make the Philippines the next Korea for entertainment. Although baka headline na lang ito nung headline. Kasi kapag may budget na, may pera na, you can attract talents. Yeah, yes. We can. And yung mga teachers, yung mga professors, hindi na sila, kasi yung mga professors natin, yung mga nakaka-intindi dyan, pupunta sa ibang linya. Why? Kailangan din naman nila kumakain. Siyempre. Yan ang problema. So, kung tatanggapin natin na sa development ng isang bayan, sa development ng Pilipinas, huwag na natin sabihin isang bayan, kailangan niyang culture and the arts. Aba, itustusan natin. Yeah. Hindi pwede walang budget. Hindi pwedeng... I need it to point out also how they did it, na the whole world now appreciates the Korean culture. Yes. Nag-start sila sa telenovela. Yung mga Jewel in the Palace, ganyan, that were about the Joseon period. Nagpapalabas sila at ini-export nila yung telenovelas na period dramas. Oh, pati so, pagkain ngayon. After that, the, dito po common na sa atin ang samgyupsal. It's a street word now. Correct. At alam nyo ba, ganun in Southeast Asia, ang daming tumatangkilik sa Filipino singers. Yes. And that's one way to do it. The songs that we maybe we produce, can first concentrate on music. Ganyan. Kasi yung mga tumutugtog sa mga you go to the finest hotel in any city in Asia. You go to the finest hotel and you go to the bar and you see a Filipino band. Yeah. Yan ang hard labor ng music business. Kasi sumeset yan ang anim. And we do it in spite anim of... Anim sa gabi, isang gabi. Grabe, anim. Ang madaling araw. And they're not being paid well. Yeah. Talaga, pero imaginein mo, alala nyo yung 10,000 hours. Si Tipping Point. What's his name? Si Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell. Ang teorya daw, yung sa kanya, 10,000 hours. Ang Beatles, nagkaroon ng 10,000 hours. Okay. To become good in what they're doing, you need 10,000 hours. Yeah. Right. Yung mga musicians natin, lagpas-lagpasan, sobra-sobra abot na doon. Ang 10,000 hours. kaya nung tugtugin kahit ano, pag nilipos mo. And dyan hindi natin natatamdan. Hindi nga. They can be, maybe some sort of a program for them. But yun nga, pagbalik din na rito, nagiging session musician. Session musician. Okay. May mga... So, whatever successes we have,
sariling sikap kadalasan ng ating mga ano, mga artist. Nahaharas pa sila sa immigration. There was a time yung Metro Pop festival. Ginaganaan ho yung mga kompositor. Yung mga songwriters. Talagang original compositions ang tinitin. After a while, ang ganda ng dating niyan, biglang bumagsak eh. Nawala, no? Eh, nawala na si Imelda. Imelda creation niyan eh. My gosh, she's... Ngayon ko lang na-appreciate. Dati kasi, always completely vilified, di ba? Eh, lumaki. I was in college during the revolution. She has her sins. No. Oh, yes. But she has her virtues. Exactly, but we don't see the virtues. Meron siyang kasalanan. Pero yung mga ginawa naman niya, bakit... It wasn't until nasa NCCA ako na na-realize ko yung magnitude nung ano, nung kanyang contributions. Culture and the art. Pero ano eh, right at the starting gate, the first Marcos administration in 1968 already created the National Restorations and Conservation Act of 1968. So ibig sabihin, as early as the 60s, yun na talaga yung focus nila. Mm-hmm. And yung purpose nun, which is a doctrine that we still take today and we still use, is that yung pagka na-appreciate natin yung kultura natin, then we will create better things. Uh-huh. We will become a nation kasi na-identify tayo. Ang sinasabi ng mga composition students, one of which lives in my house, sabi niya, the problem with Philippine music, for instance, and it can be replicated sa ibang aspeto natin, including our food, is the difficulty in identifying it. Kasi currently, we're so Western. Well, for the longest time, gaya tayo ng gaya. Yun. Meron tayo Elvis Presley of the Philippines. Mm-hmm. Ganon, no? So, ginagaya natin eh. Yung rap. Si Bruno Mars, ha? Yung rap, ginagaya natin hanggang ngayon. So, sabi nga dito na isang nag-comment, si Kid Ata yun, pop culture is okay. Mm-hmm. Pero ang nakakalimutan natin yung mga indigenous and regional culture. Original culture na pwede natin pagkuhanan ng ideas and inspiration. Mm-hmm. Okay. Well, I agree with that. Pero just halimbawa, yun sa akin, yung music ko sa buong mundo will appeal kung panibago sa pandinig ng audience. But let's take for example, Bossa Nova. Mm-hmm. Ibang-iba yung dinig na yan eh. Diba? For example, ganyan. So, yung African rhythm na sinasabi. Diba? Turned into jazz. Oo, at inanaw na po yan. Pinick up na yan halimbawa ng mga artists like Paul Simon. Diba? Ginamit niya yung ano, yung kasing yung drums. Mm-hmm. Yung drums ng African rhythm. Mm-hmm. Ginamit sa beat ng gitara. Ginawang gitara, yung rhythm ng gitara. Ganong klaseng evolution ng music. Right. Ang mga indigenous music natin, napakaganda. No. Sarap pakinggan. You can tap into that, then incorporate yung... Ganyan ho, sana. Development, hindi mayayari yan kung walang programa. Precisely. Hindi pwedeng siyamba. Hindi, it's testament lang kung gaano kagaling tayo na in spite of the lack of programs, na nagsasucceed pa rin. Is there a body? An overall body in charge of this in the first place? Alam mo dati, nung madalas yung nagpapapunta tayo ng cultural workers sa Japan. Cultural. I don't remember who the president was, pero ni-require, I think it was GMA, ang NCCA to sila yung mag-exam. Mag-administer ng exams dun sa mga cultural workers, particularly cultural dancers na aalis, to see if they really are, kung bihasa talaga sila dun sa mga katutubong sayaw sa folk dance. Ang naiisip kong una ngayon, yung bayanihan. Troupe, hindi ba? Okay. Yan ang talagang... it's our national dance troupe. Imbued with cultural... Well, ako, I do know for one, meron kasi akong kaibigan na banda sila. And once a year, meron daw camp ng songwriters camp or something na ang gumagawa nito sila, Barbie Almabis and all that. Sa private sector. Right. Tapos puro sila dinidiscover ng mga composition ng mga banda. At least meron pa rin. Tapos they camp out somewhere in Laguna. So, but these are very... few and nakalimutan kong pangalan, may private sector support sila actually. Mm-hmm.
So, hindi. Ang natin banda. Rin dito is, first, we need to appreciate yung sa sarili natin para ma-expect natin yung mga kabataan natin to be expressing the same things. Pero, part rin kasi ng ating kultura, ng Filipino psyche is, magaling tayo mag-indigenize. You take a foreign concept. Indigenize, that's the word, yeah. You take a foreign concept. Halimbawa, mga simbahan natin, ngayon, dinadayo yan. Pero, hindi yan local na konsepto. Western yan, galing yan sa, dahil sa religion, nagawa natin ng, tinanggap natin. Pero, we made it our own. So, hindi necessarily, walang kwenta kung Western, kung very modern, etc. As long as it is imbued with the Filipino culture, yung pagka-Pinoy natin, nandun pa rin. So, ang example, I think, would be Francis Magalona, na hindi naman indigenous ang form ng pagkanta niya. Pero, Pinoy na Pinoy pa rin. So, that's the idea. Yeah. So, marami pa rin kailangan na cultural education ang publiko. So, isa pa yon na, siguro pagkukulang ng ating ng mga programa sa mga government agencies, I think some of the government agencies, hindi pa nila na nagagamay yung capabilities na nila. Sa art scene, especially in the music scene, yung second wind. Okay. Yung first wind, yung initial success. Yung initial success na issue ng presidential decree noong 70s. Na magmula ngayon, kailangan at least dalawang local recording in an hour ang patutugtugin ng mga radyo. And that started a mini-revolution. Okay. Ng mga songwriters and compositors. Kaya dumating niya sila Ryan Cabiab, si Lorantes, yung mga ganyan. Yung atan yung second wind. Ito nga, meron na tayo. Tagal lang hinihintay ng second wind. Meron na tayong Department of Creativity. Secretary tayo ng Department of Creativity, di ba? Iba yun. Consultant. Consultant. Advisor. Hindi, pero siya ang mag, I understand, would husband that next wind. Hindi, sa tourism lang yun. A tourism lang ba? Sinimulan niya, baby steps. Sa tourism lang. Appreciate ko naman yung effort mo. Anyway, asa na yung second wind? Okay. Duly noted. Ang hala, tuloy-tuloy. Kailangan merong follow-up na. Pero tandaan niyo, the 70s was the golden age of OPM and Philippine movies. First time tayo nag-break into Cannes. In the 1970s. Right. So where's the second wind? Waiting. But we need an effort. And we need the trigger. Ano yung trigger na yon? I think it's always the government policy that does that. Mukha nga nung first wind na yan, yung presidential decree. Correct. Laking bagay nun. Actually, hindi totoo yan. Hindi. Walang presidential decree. Wala? Word lang yun? It was a pronouncement by the president. Kasi walang upon the request, wala. Yung pala eh, pwede mag-request sa presidente lang. Agree. That was my plan. Ang buong akala ko, inutos yan eh. Hindi. He manifested it. Sinabi niya, we're encouraging that radio stations play at least one Filipino song. Nag-start sa ganon. But with the goal being there will be 4 Filipino songs per hour that they bring. Ngayon, puro Pinoy na maririnig mo. You have to go to a specialized radio station to listen to Western music. Which is, I think it's a good thing. Even Spotify, may Filipino. Nami. We're all over. Ganun mo, asan yung second wind? So, kaya nga ngayon, parang ang tawag nga nila, ang mga Pinoy, sir, the entertainers of the world eh. Tapos namamangha sila yung mga ordinaryong tao, pag pinakaraoke mo, nababaliw sila, bakit lahat daw ng Pinoy ang gagaling kumanta? Hindi ko alam. I think pinapanganak tayo may microphone sa kamay. Well, isang teorya dyan. Kasi maangst. Maraming angst ng yung rebellion theory. I agree with that. Maraming angst.
Remember in the 70s, we expressed that through songs. Oh, di ba? The flowering of Filipino music and movies started as a rebellion. Yes. So yung mga folk music natin were against the establishment, against government. So yung against, ang bayan ko, ang bayan kong Pilipino. That was against the American. Yes, it's a wartime song. Wartime song. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. At babalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Eh, babatiin sana ako kasi nung over the weekend, naroon kami sa napak-heaven on earth pagdating sa pagkain. Kandaba, Pampanga. Wow! Matin kami ng binyag ni Scarlett. Meron ba Paros? Paros o kumain kang Paros. Alam mo yung Paros? What are Paros? Alam yung locust? Hindi. Pero ito, yung buro ng, yung buro ng mga kunanan family dito sa Mandasig. Ganap. Okay. Alam mo, burong dalag, pero iba yung timpla nila. Alam mo yung buro? Tapos eh, tilapia, gulay, mustasa. Hindi bawat tao pwede gumawa ng buro. Merong mga kamay na... Meron, ano, maasim. Maasim yung kamay. Basta ito, yung kunanan gumawa family. Gumawa ng buro, masama. Kumbaga may sinasabing green thumb sa halaman. Sa paggawa ng buro, meron din. Hindi, dito sa kanila, bawat pamilya dun sa Kandaba, may kanya-kanyang ano, recipe ng... Buro, iba. Pero yun nga, siyempre, bilang taga-karambola, napatanong-tanong na rin ako. Alam mo, galit sila dun sa suggestion na maglalagay na impounding area sa Kandaba. Hindi na. Sir, baka hindi alam ng presidente ganong karaming tubig ang bumabaha dito kapag umuulan, sabi niya. Well, kasi barado yung mga waterways. Kailangan linisin lang yung mga yun. Talagang, pinakita niyo sa akin. The natural way is always the best way. The natural way. Pero lang, kung gusto mo mag-impound ng tubig para magkaroon ka ng irrigation. Mm-hmm. Hindi. Alam mo, they were ascribing ill motives kay Babe Singson, ha? Dahil daw, MVP yan. Meron silang balak sa tubig. Oh, it's not bad. It's not bad. Then it's just sa unan. The reality of it is kailangan talaga natin ng water impounding. Kailangan nga, programa yan. Dapat malawakan yan. Okay. So, yun na. Congratulations kay Daniel at kay Lady at ang kanilang daughter na bininyagan, si Scarlett. Meanwhile, while I was there, guess who I ran into kung hindi si General Greg Katapang, ang Bucor Chief. Bucor Chief. Dami na kinwento sa akin. We'll talk about in the next couple of weeks. But just a couple of... Pagkikim naman dyan. Oh, sige. Yung mga... drug lords at malalaking ano doon. Nasa loob. Ano, pinagkakalat-kalat na niya kung saan. So, bahid at ano. At nilalayo niya kung sa mga lugar na walang cell site. Para talaga hindi sila makapag-operate. Yun, that's a good move. But having said that, sabi niya, congratulations. Sabi niya, Joel, kung maririnig mo lang yung mga tawag ko naman na nakukuha sa mga ilang malalakas na tao. So, ganun. Sa pamahalaan. May lumalakad. Lumalakad. Nilalakad yung mga drug lords. Kahit nakakulong na, kaya pa lumakad. Sabi niya talagang ano na lang, okay, may mga, basta illegal na, sinidiretso niya na. Talagang iba na. Congressman, nasabi ko tuloy. At bago na ihip ng hangin. Pangalawa, yung mga, anong tawag niyang budol ba yun? Yung mga huts dun sa loob ng, ano ba tawag doon? Mga huts sa loob ng munti. Pinatanggal niya yung mga walls, yung mga dingding, para nakikita niya, kasi hindi mo pwedeng bantayan daw lahat. Dubong lang meron. 14,000 daw lahat. Eh, ba't kailangan may hat? Kubol. Hindi mo naman pwedeng tanggalin dahil bago pa siya dumating, nandun na, tsaka talagang tinitira naman. Pero, ano klase kulungan yun? May kanya-kanya. Tanggalin yung dungding man lang. Hindi na kulungan yun. Sabi niya, baby steps. 1 year pa lang daw siya talaga. And finally, meron siyang ano, this month, October, gagawin niyang cashless na daw sa munti. Puro GCash na. Para kung sino may cash, pwede niyang kumbis. Mas madaling bumili. Hindi kasi yun na nga. GCash na ngayon, sabi ko. Hindi kaya problema yan. Bakit may cellphone sa loob? Meron. Kung may GCash, kailangan mo na cellphone. Ang problema dyan, hindi dapat meron cellphone sa loob. Right. Well, again, problema ko siya. Ang inano niya, cashless ang gagawin niya. And then absolutely, dapat walang transaction sa loob.
Hindi pa ganyan. Bakit may kalakaran, may transaction sa'yo? Anyway, nakikinig si General Greg. Kamusta nga daw sa inyo lahat? Sabi, lalo kay Kong Jonat, wala dito. Hi, Greg. Congratulations din kay EJ Obiena, Ernest John. Ang ganda niyang achievement na yan. First gold medal natin in 37 years sa Asian Games. Ang kahuli-hulihan ho, nagkaroon ng gold medal dyan. Lydia De Vega. Asian Games, nung tinalo niya si P.T. Usha ng India. Oh. Ayun, kabisado mo pa. 1986 pa ho yun. Pero same dominant performance gaya ng kay EJ Obiena. Well, he blew everybody. He blew everybody away. Tsaka meron siyang personality din si EJ, no? Yung nagpinapa-cheer niya yung mga tao, tapos he gets off from that. Na-break niya po yung Asian record. 5.9 meters. Na-clear niya. Madaling-madali. Okay? Rank number 2 sa buong mundo itong si EJ. Ang kanyang coach po ay from he's from some Mr. European country. Ukrainian. Ang nag-aalaga rito ata yung Patafe. Ito magandang nag-comment yung kalaban niya. Na nag-third from Saudi Arabia. Okay. Sabi nung tao, nag-third. So Obiena first, I think Chinese yung second. Yung pangatlo is from Saudi Arabia. Okay. Nag-comment. Ano sabi? Ito raw si EJ. Iba daw yan, talaga superstar ang kategorya niyan. Bakit? Okay. Maski daw sa training, ito si EJ, tinutulungan siya. Yung yan ang ako na kuwan ako doon. Impressed na ako. Kasi dapat war eh. Di ba war? Ito talaga makatao, biro mo, tinutulungan mo yung kalaban mo. Kasi ito, parang mga traveling athletes to eh. They train together, then they compete with each other in different venues all over the world. Yes. Kaya, siguro magkakakilala na sila, no? Yung talagang... Nanalo ng bronze yun. Body ata ni hindi sila nagta-trash talking ah. Tapos yung boxing na lang. Ating iniintay. Tapos napanood ko yung laban ni Yumir Marshall, yung kalaban niya taga Tulog. Pero nung una I was afraid for him dahil tinatamaan si Marshall, sabay na standing 8 count siya. Nagalit. Wag pala na pag nagalit pala yun. Alex Iyala nag-third bronze. Individual, no? Doon sa mixed third din sila, bronze din sila. Na okay na sa atin. Okay. Tennis is not really our pero maganda ang future, bata pa tong si Alex Iyale. Plus ang golf, maganda yung laban niya. Strong sport. Tennis. Maganda yung laban niya actually dun sa it's a young person's sport. So habang bata siya, strong actually ang lakas niya. Pero masama na rinidig din natin eh. There's always the good and the bad. Medyo disorganized daw yung ating contingent doon. Wawa naman yung mga atleta natin. Ang dami nila rin. Yan ang narinig natin report from our friends in media. Talaga. Wow. Well. Hindi, yung ating Gilas, kamusta? Qatar ang susunod. Okay. Well, ang reports daw, we're trying to avoid being grouped. How do you with do the power? Okay. Ma-manage mo ng konti mga score. Okay. Okay. That's a strategy also. Strategy. Ginagamit siya. Hindi ba si Chot strategic din? To one step sa forward. Sa pananamit. Strategic. Sa pananamit. Okay. Sorry. Hindi rin. Hindi rin? Hindi ka rin believe. Pero believe ako sa suot niya. Okay. Naka-blazer po siya na black. Okay. Na meron ditong gold na, what do you call it? That's a brooch. It's a brooch. Brooch. Tapos parang siya eh. Parang siyang... Masonic sun actually. Parang blazer na may mga gold na ho rito. Gold buttons. Double breasted. And then naka-slacks.
Pero uy, cigarette pa. Totoong sapatos ulit ngayon. Ako, ito na naman. Leather na totoong sapatos. Calvin Stiletto, Klein. Stiletto na naman ba tayo? Calvin Klein. Yeah. Okay. Doon sa mga nasa radyo, na hindi nyo nakikita si Atty. Pero yung nagko-comment dito kasi, araw-araw ata gumaganda ka daw. Nak, maraming salamat. Nababash, gumaganda. Hindi kasi, pag binabash ako, nababash, gumaganda. Lalo na ng mga taong hindi alam kung paano. Okay. Finally, sa sports na lang, kudos din sa ano, yung football, women's football team natin. Hindi sila nakapasok na Pilipinas, ano, pero ang ganda ng performance at marami silang natututunan. I mean, yung kalaban mo naman, Japan, number 8 in the world. Congratulations. Congratulations. Uh-huh. Good showing. Good showing. Meron ka mapapanalo, meron ka matatalo. No. Ganun talaga yan. Talaga. Petition. Mm-hmm. Pero happy na ako dahil nag-gold si EJ. Si EJ talagang ano. At least after 37 years, may iuwing gold. Pero ang lakas ng field sa Asian, ano, bilib ako. Ang hirap magmedalya dyan. Asian Games? Oo, marami tayo umuwi talagang laglag eh. Walang dala eh. Kaya okay na yan. Zero, naski bronze noon sa Tehran. Mm. Alala mo yun? Zero. Zero ang, wala. Naski bronze, wala. Mm. Sa Asian Games sa Tehran. There was a time, ano ba yan? 80s. Oo. Ganun eh. Kaya nga, nagkaroon tayo ng gintong alay noon. Mm-hmm. Never again. Parang gano'n. Remember the Alamo. Yeah, no, no. So, ang battle kayo noon, remember Tehran. Of course, that was an idea ni Michael Keon na binroad siya. Yun ang sinasabi kay, presidente. At si presidente nakinig. I mean, that was good. Okay, you handle it. Mga ganong klaseng programa sa sports, sa tapos, culture and the art, ginawa ni presidente. Ganyan, kailangan po natin tapos, yan. Naalala ko ginawa ni presidente, nag-appoint siya ng godfather sa bawat sport. Uh-huh. Kaya nga si Danding sa basketball, di ba? Yeah. Sa ngayon kasi, pwede yan. Pero sa mga lesser known sports. Mm-hmm. Kasi pag ginamit mo yung mga godfather system na yan, halimbawa sa basketball, iko-corner lang nila yung decision making and everything, at sila lang masusunod, hindi maganda. Pag ginawa mo yan, let's say sa soccer, sa football, parang ganun eh, government financial lang yan. Mm-hmm. Pwede yun. Ngayon, si Obiena, walang talagang, di meron siya sarili sponsor. Okay lang yun sa akin. Si Yulo. Okay. Mga ganun, mga individual events, no? Yeah. Tama yun. At that time kasi, noong panahon na yun, ang gulo ng mga Philippine, noong gintong alay, ang gulo ng mga sports association. Right. Okay. Kaya kinailangan. So, kailangan merong mag- bypass them. Bypass them. Boss man, may the one person with the final say. Yes. Maganda yun. Diba? May katapusan eh. Hindi. Pero I can understand naman yung sinasabi rin ni Conrad. Taken to another level naman, pagka naman na binigay mo lang sa isang sponsor, sila na lang ang nasusunod. Tapos hindi sila na sali. Sila na hindi maganda. Yeah. Maraming involved. Alam ko na yung tutukoy mo dyan eh. Okay. Well, maraming involved talaga sa mga, sa like volleyball. Oh. Maraming involved na grupo. Oh. Yes. Kay EJ Obiena, marami bang involved na grupo? Na nagpapalaro ng pole vault? Wala. Diba? Iba rin siya. Yan, mga ganyan, bigyan ng sponsor. Pero kung maraming sports, involved na, popular na yung sports na yan, paano mong gagawin? Diba? Halimbawa, pwede ka ba mag-godfather sa sabong? Sabong. Ano naman. Naku, hindi ang dami mong kaaway. Lahat. Ang dami kaaway ng godfather na yun. Lahat. Hindi ba? Marami nang involved eh. Wag mo nang pakialaman yun. Bahala. May mga nawawala na lang bigla. Ano yun? No, ano, yung last balita dun sa disappeared sa ano ba ang tawag sa kanila, basta yung mga involved sa sabong is that mag-usap daw, wala pang balita kasi kung ano yung usapan ni Seth Boying with the parents or family dun sa ano sa last remaining cases na active. Okay. So kinausap na niya yung mga nag-withdraw ng kaso, hindi na daw mabago yung isip.
Aha, okay. So yung iba. Okay. May sandali, by the way, nabanggit mo si Sek Boying kasi. Again, although off the record kasi to, kaya kikwento ko lang sa inyo. Napaka-close pala ni General Katapang at ni Boying. They will go way, way back. Kaya siya, kinuha siya from retirement. Ikaw ang una, NBI ba? Bucor ba? O ano? Bucor, doon siya nilagay. Yung pala, they go way, way back pa sa UP. And their adventures are quite, hindi mahirap ikwento rito dahil ang tataas na ng posisyon pala nila. Huwag na lang, but General Katapang, your secret is safe with me. Kayo ni Secretary Remulla. Grabe. Okay. May yung Bureau of Customs, meron daw pong kinumpiskang mahigit 236,000 sacks of rice. Okay. Apat po na iba-ibang warehouse yan sa Bulacan. Sabi po, yan po ang press release ng Bureau of Customs. Okay. Well, July yung your days are numbered sa mga smuggler. July, August, September. 3 months after, not bad. Na may nahula, I mean? Mukhang kakasuhan na nila to talaga, tutuloy yan. Sayang wala dito si Senator Amy. Kinig ako kanina kasi humupo siya sa tandem. Nung ni-report yan, syempre may report tayo yan sa kanya. Asa na yung alin? Asa na yung mga kaso? Marami kang naririnig ng mga kinakasuhan. Ginagayak pati yung pagsalita. Mga kinakasuhan, pero walang pangalan, walang kahit ano. Nasa na sila? Walang pangalan. Pero may press release. Oh, naman. 200,000 sacks of rice. Ano patawag ni Senator Amy? Hindi. Nagsalita ang PCO. Sabi po ng PCO, ang Bureau of Customs, naghihintay lang daw ng abiso galing sa government prosecutor. Tungkol dito kung kakasuhan nga ba o hindi. Yan. Sabi po ng customs na shutdown daw yung mga warehouses sa Bulacan niya yan. Mm-hmm. Yung alleged for alleged economic sabotage. Storing talaga. Yun daw ang ikakaso ang problema. Kasi yun lang ang pwedeng ikaso eh. Hindi, sa akin ang problema rito parang ano to eh. Offensive. Press release offensive lang. Parang yung sinasabi rin ni Amy, asan yung mga pangalan? Asan yung? Kung kailan mainit ang issue at galit ang presidente, meron kayong ganyang press release. Hindi ba? Tapos over the weekend, nagkaroon ng chismis na meron daw maa-appoint na sa wakas, agriculture secretary. Yes. Kumahalap na yan. Yes. At yung may-ari ng Canning. Fabel ba yun? Frabel. Si Kiko Francisco Laurel Chu Jr. Parang si ano? Ronda Pilipinas. Antenor. Dennis Antenor. Junior. Award-winning naman niya. Yeah. Award-winning. Pero, hindi na po totoo, sabi ng PCO. Okay. Denied. Nag-release daw ang PCO na hindi raw totoo yan. May isa pang name na binanggit Tamayo. I'm not sure. Pero, bakit ganun ang naging nangyari sa PCO natin? Parang nagre-react lang. So, may problema sa bigas. Bureau of Customs, mini-raid, reaction lang sila. Hindi ho sila, halimbawa, may nagsalita, di ba? Damage culture daw. Pilipino. Di ba? Do yung wala namang yung sa airport follows, no? Pero nag-release ang PCO at sinabi nila na sabi daw ni President Marcos, hindi damage culture a Pilipinas. Mm. What ang punto ko rito, ang PCO natin parang nagre-react. Mm. Kahit na maliliit na insignificant items in the news, magre-react ang PCO. Tawag sa ganyang klase. We're down to that. Ang tawag sa ganyang communications office, surfer mentality. So, susundan lang nila yung waves hanggang makarating sa shore. Surfer mentality. You do not need an entire machinery, media machinery for that. A mere single desk
can do the reaction. Ayan. Ang kailangan especially po na... if it's a one-line reaction. Alam ko, medyo, syempre, sasabihin nyo, colored, may kulay itong discussion ko. Dahil nandito si Trixie at galing siya ron. Na isa sa pinakamagaling. Pero ito, at, talaga nanggagaling to sa kaibuturan ng aking ilong. Ay, ng aking bibig. Oh, hindi, ilong mo. Ano to? It's a ganyan po eh. Kailangan natin ngayon, difficult times, kailangan natin ng more information from the government. Mm-hmm. And what we're getting from the PCO are mere reactions. Hindi ako contento ron as a newsman, no? As a media practitioner. And therefore, our news organizations, tamo, pag walang press release, ang balita puro foreign. Kasi wire. We're down to that. Ganun klase na po ang ating information ngayon. Kaya asang-asa sa press release ang ating mga media outfits. And that's bad. Okay? Nagsalita ang UN eh. Ang sabi ng UN. Kailan lang. Kailangan daw ang mga government should be more open regarding communications. Yan ang sabi ng UN. Masasabi lang ng UN, yung PNP natin, sinabi, they were limit the information released to the public. Ang kailangan ho nga namin ng information eh. Ang ginagawa natin ngayon, manage masyado ang information na dumarating sa tao. I don't think the word is managed anymore. Hindi na managed yung tao. Hindi na? Manipulated? Uy, grabe. Hindi kasi, syempre, ang government masyado, pro-government. Okay lang maging pro-government. Yun naman ang trabaho niya. Ang akin lang, you're doing a disservice to your principal, in this case, sa puro reaction. Kung ganyan, di ba? Hindi mo na ipopulit. Sa dami-dami ng government program. Halimbawa po, halimbawa lang, yan sa aming flagship, yan daw ang ating pag-asa. Napakadami, dinagdagan pa nga yung flagship. Ano na nangyayari dyan? Ang balita namin, ni isa, wala pa nasisimula. Ano ito? Yung mga build more... flagship, yung mga malalaki, the huge project. Kailan lang po, kahapon, nag-announce ang Indonesia na ito, Eat Your Heart Out story. Oh my yun God. Daw kanilang high-speed train. Malapit na matapos. Noon pa lang sa train, naiingit na ako eh. High-speed pa lang eh. Alam mo yung story yan? Nagkabakbakan yan eh. China and Japan to do that. Shucks. Indonesia. Kumbaga, war. A lot of press release. Ang ingay niyan noon. Didiscuss namin ni Jojo to kaya ako naalap. Ang nanalo, China. Okay. Di pahiya ang Japan. Okay. Wow, China nanalo. Mas magaling kami dyan, high speed. We invented it. Shinkansen. Pero China ngayon ang mananalo si May mag-live on China. Finance, everything. Engineering, design, Chinese. So yung Japan, para naman na medyo Consuelo de Bobo, pumunta sa India. At doon sila ngayon magtatayo din ng high-speed train. Tanong ko kay Jojo, ba't naman sa India, hindi pa rito sa Pilipinas? Oo. Di naman kailangan na India yan eh, di ba? Mas marami silang pera eh. Tayo, di naman ako tayo. Kailangan natin yan eh. Ba't di pa dito? Naisahan tayo ron. Kulang din tayo sa mga ganyan. Di ba? So, ano na nangyayari sa atin minsan sa DOTR, yung mga USEC, yung mga studies nila, mixed signals eh. Kaya naguguluhan ng mga potential investors. Eh. Alam ko, galing ka dyan sa DOTR. Pero, nangyayari dyan. Ang mga information ang gagali dyan, puro ganun din, sagot sa mga issues. Hindi tayo makaka... Walang, I think marami sa government agencies lately, hindi na ma-manage nga yung information. But more on this, may DOTR kwento ako later. Yeah, okay. Pagbalik ng karambola, ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola! Sa DWIZ!